Mga ka-props, welcome back ulit kayo sa aking channel Sports React PH at ngayon na ay pag-uusapan natin ang balitang pagkapanalo ng Golden State Warriors kontra sa New Orleans Pelicans nang wala si Stephen Curry. Pag-uusapan na rin nga natin ngayon dito sa ating panibagong video ang balitang magkakaroon na nga daw po ang Los Angeles Lakers ng apat na center sa kanilang front court. Bagamat man nga mga ka-props, hindi naging maganda ang simula ng Golden State Warriors sa kanilang game ngayong araw laban sa New Orleans Pelicans matapos sila ditong maagang matambakan ay nagawa pa rin nga nila dito makuha ang panalo sa score na 124-106 sa pangunguna ng kanilang mga players na sina Buddy Hield na nagtala ng 28 points kasama na dyan ang kanyang 7 three-pointer sa kanilang laban. Nagtala rin naman nga dito si Moses Moody ng 17 points, Brandon Podzimski na nagtala ng 19 points. Kumana rin naman nga si Lindy Waters III ng 21 points, 8 rebounds at 4 assists off the bench at si Jonathan Kuminga na gumawa ng 17 points off the bench. Kaya dahil nga sa kanilang pagkapanalo ay umangat na nga sa 3 wins at 1 loss ang kanilang kasalukuyang record sa standings ng Western Conference. At ang maganda pa dyan, nagawa nga nila iyan kahit wala man ang kanilang mga superstar na sina Stephen Curry at si Andrew Wiggins na parehong may iniindang injury sa kanilang mga pangangatawan. Sama na tala pumunta naman Tato sa ating sunod na pag-uusapan ngayon sa balitang magkakaroon na nga daw po ang Los Angeles Lakers ng apat na center sa kanilang front court. Bago pa man nga mga ka-props, sumabak ang Los Angeles Lakers sa kanilang game bukas ng umaga laban sa Cleveland Cavaliers ay inanunsyo na nga na pinayagan na nga daw po ng NBA si Christian Coloco na mag-practice at maglaro sa kanilang kupunan simula ngayong araw. Hindi na rin naman nga maghihintay ng matagal ang Lakers para paglaruin ito since simula nga nang pumirma siya ng kontrata sa kanilang front office ay pinakundisyon na rin naman nga nito ang kanyang pangangatawan. Araw-araw rin naman nga itong nagpo-practice kahit man hindi nakakasama sa kanilang mga ginagawang ensayo. Ibig sabihin, malaki talaga ang hansa na makapaglaro na siya sa kanilang next game laban sa Cleveland Cavaliers. Kaya dahil dyan ay meron na nga po ngayong kasalukuyang tatlong big man na magagamit ni Coach JJ Redick sa kanilang front court. Ngunit maaari pa rin nga ito na madagdagan at umabot sa apat na big man kung sakasakali mang matuloy ang kanilang trade sa matagal na nilang target na si Walker Kessler mula sa Utah Jazz sa kalagitnaan ng regular season. So yun lang nga mga ka-props ang handog ko sa inyong storya ngayong araw, sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang storya at update patungkol sa NBA, kitikits muli sa ating susunod na video.